door 4 and we'll reload you. Door 4 over there? Okay. Paperwork, you gonna give me later? Okay. Mga Lodi, bilisan lang ang labanan. Wow! Taman tayo dun sa door. Door 4 nila. Okay. Guys ha, ito na yung ating huling biyahe dito sa Traffers. Kaka... Oh, hindi at... Di ba mabigat to? Wow! Alright you guys ha, dito tayo sa Weekly Ontario. Eh ito, 87, sumusobra ako ng 7,500 libras. Wala akong, hindi ko maaring ano, hindi ko siya maaring i-adjust. Kasi oh, kita nyo naman, sobra na ako sa drive, sobra rin ako sa trailer. Eh dual axle lang tayo, hindi yata siguro nila na-realize na ang hinihila nating hinihila nating trailer is dual axle lang. Kaya hindi po pwede to. Tatawag ako ngayon sa dispatch ko, sasabihin ko sa kanila itong situation ko kasi hindi po pwedeng i-travel to dahil delikado, baka mahuli tayo. Ang US pa naman nagkalat ang mga bukas na timbangan dyan, mahirap na. Kasi huling biyahe na nga natin ito sa Trappers at baka mamaya magkaroon pa tayo ng problema ng dahil dito sa timbang na to. Kasi sobra tayo, overweight tayo. Ay ayokong magkaroon pa ng last minute violation sa aking tracking carrier dito sa Traffers. Alright you guys, good morning, good morning, good morning. Mas bukas pa talaga ako na. At ang current location natin guys, sandito tayo ngayon sa Whitley, Ontario, dito sa John's. Oh, pinutok nila ako, kagigising ko lang. Dito natin dun sa nakarating ako dito kagabi upang mag-deliver. Dito ang load natin is from Winnipeg, tapos nag-travel tayo from Winnipeg all the way to Ambassador Bridge. Kumbaga dumaan lang tayo ng dumaan lang tayo ng US. Wow! Ito yung mga papel na yung mga ko. Ganda nung binigay nila sa akin binigay nila sa akin takbong ito. Oops, namatay yung aking Ganda yung binigay nilang takbo sa atin. In transit ang niya. Ito, parang ganito guys. Yung ECE natin, ipakita ko sa inyo. In transit. Meron pa akong isang ganito nandiyan, hindi ko lang mahanap. Bali idinan lang natin ng US, tapos lumabas tayo ng Ambassador Bridge. Ayan. Isda tong pangarga natin dito, i-drop natin. Tapos pagkatapos mag-unload, mag-reload din tayo ng isda dito rin mismo, tapos pabalik ng Winnipeg. Yes! Pagigising ko lang, kinatok lang ako ni Sir. Ito nga guys, medyo pamuta-muta pa nga ako Totosin. Tatransfer ako doon sa kabila. Doon daw ako mag-transfer, doon daw ako mag-unload. Doon daw nila ako i-unload, tapos babalik ako rito para reloadan dito. Alam man, yano ko muna yung sarili ko kasi medyo pungas-pungas pa ako. Oh, tsaka isa guys, ito na yung huli kong biyahe sa Traffers kasi lilipat tayo ng company. Malalaman yun sa mga susunod na video vlog natin, yung
lilibatan ng ating company. Ayan guys. Alright, tara guys. Tanggalin natin yung ano, yung bolt seal niya para makatras na tayo dun. Tapos na tayong ma-unloadan, balik tayo rito para mariloadan naman nila. Yeah. Sakto pa naman dito pala sa may tubigan ito. Tapos natin tong pajama na tayo, nakapatulog pa tayo eh. Minsan tumatalasik ito sa ano eh, mukha eh. Hope yep, madalas. Baka mamaya maapaka ay maano isdang pangarga. Meron na naman tayong bonus dito na ewan ko magkano dito sa Whitley, Ontario. $250 yata dito. Wow. Gawin natin yung mga seal dyan kasi baka hanapin. Alright, tara, tras tayo dun. Inilalagay ko dito to para pagka umano yung heater ko, pagbasa man siya natutuyo. Oops. Tayo sa Dorto yata yung sinabi sa akin. Oo, Dorto. Tayo, Dorto tayo. Mac ang truck nila. Daan-daan lang. Alright guys ha, ano natin to, huling biyahe na natin dito sa ano to, sa Traverse. Talilipat tayo. Malayo. Tayo sa kabila. Pag-atras, daan-daan lang.
Hoop, hoop. Abo, sabante ulit. Sabante ulit natin. Ayaw yung linya, makikita natin yung linya. Yan. Dahan-dahan lang atras mga lude, para hindi tayo makadamage, para wala tayong babayaran. Kasi kapag nakadamage ka bilang owner operator, bayaran mo lahat yung mga damage mo, kasi yan ang nasa kontrata eh. Okay. Ay, mga kaibigan, antayin lang natin sila na ibigay sa akin yung papel at sabihin nilang transfer tayo dun sa kabila upang lunodan nila. Alaman, tulog ituloy ko muna yung ano ko, yung tulog ko mga ludi. Hmm? Para malakas tayo. Ito nga. Medyo pungas-pungas na, pungas-pungas pa ako eh. Yan. Ah, guys, tapos na yata nila tayong maludan. Hello, sir! Hey there. I'm going down to door 4 and we'll reload you. Door 4 over there? Okay, paperwork, you wanna give me later? Okay. Ah, mga lodi, bilisan lang ang labanan. Wow! Taman tayo dun sa door. Door 4 nila. Okay. Guys ha, ito na yung ating huling biyahe dito sa Truffers, at i-reveal ko sa next video ko yung company na lilipatan natin. Yan. Yes! First of all, gawin natin yung ating obligation dito sa company.
tayo. Kung kailan palis na tayo, makakaras pa tayo. Makasidente pa tayo, magbabayad pa tayo niyan. Patience. Yes! Ante. At mga lods, ayan, balik ulit tayo sa higaan. Habang inaantay na tayo nilang ano. Anyway, ilagay ko na nga pala ang sarili ko dito. You have 13 hours and 0 minutes of remaining drive time. Pre-trip chains. On duty. Pre-trip. Unload. Tapos ilagay ko dito sa baba. Loading. Okay. Tapos pilapan ko yung workflow. Tapos iikutan ko. Ikutan ko muna tapos saka ako pipilapan dito. Yes! Guys, bahala ako. Alright you guys, ayan. Ito yung papeles na na-deliver na natin yung product. Yan. At ito naman yung bill of lading na katunayan na naloadan na rin tayo nila. Yan guys. Ayun. Imumove ko lang doon sa bandaron. At pagkatapos titignan natin sa loob, lagyan natin ng barikada o ano man yung load bar. Tapos isasarado na natin, bubuksan natin yung reaper. Yes! Bitch. All right. Nakatulog ulit ako eh. Wow. Sarap matulog eh. Yung ganado tayo matulog. Park muna tayo rito sa gilid na to. You have 12 hours and 52 minutes of remaining drive time. Yes. Baba tayo. Thank you.
On turn muna natin to. Tapos ibababa natin yan. Bababa natin yung ating ano, temperature at saka yan, magpapagas ako mamaya. Okay lang guys. Oo. Hanip ang pagkakatingin. Silipin nga natin sa loob. Upya. Hanip pagkakaano nila. Pagkaka. Oo. Hindi at. Di ba mabigat to? Alright you guys ha. Dito tayo sa Weekly Ontario. At saka ito na yung ating huling biyahe sa Trappers, no? At ang pangarga natin yan is isda. Kumbaga nag-deliver tayo dito ng isda. Nag-reload din tayo dito sa location na to ng isda. Okay. Makita nyo, talagang dunito nila adang ano ang pangarga natin. Isda. Ayos naman ang pagkakano niya. Pagkaka, ewan ko lang, baka mamay mabigat to. Hindi naman siguro sa sobra. Okay. Upya. Fresh itong mga ito. Kanina yung mga dinala natin dito, processed na yun eh. Okay, 1957. Kuya Buwan. Thank you. Now I already put mine. It's gonna put here, eh? At least double. I thought you're not gonna bring me one, so. Oh, I said, remember I said, you said, go get me a seal. I said, yeah. And, it's longer than you wanted. Yeah. Well, it's okay. Yeah. I have one here. They're not going anywhere. At least double seal, right? Yeah. Alright, man. Thank you. You're gonna change the reefer? I will put in 28 Fahrenheit. Okay. That's what they say. This one is I am not gonna, how many kg did you put in here? 26 kg? 26 kg. Is kids? How many kilogram? How much is my weight? 1 meter print one? No, you just gotta sign this. Sign one. It. And then I'll give you this one bill back. Okay. You gotta give me that one bill back. Okay. Ooh. The one that's got the yellow and the white and the yellow copy. Those here? Here. That's it. Cause you put the seal right there, right? Yeah, seal and everything's on there. All right, thanks, okay, man. Buddy, good luck. Okay. Oh. All right, you guys. Enter ko lang yung mga kung anong details dito na to dito sa ating load information dito. Tapos dire-diretso na tayo para makauwi na tayo. Pagkatapos itong truck na to, is dadalhin ko na dun sa company na palilipatan natin. Yan. Alright, let's go. Alright you guys, magpapatimbang muna tayo rito sa may husky na to. Kasi pakiramdam ko dito sa load natin na ito ay medyo mabigat.
Ang plano nila eh instead na dito ako sa Canada magta-transit, dadaan ulit tayo ng US eh. Alanganin ako, baka parang mabigat ang drive ko eh. Tinignan ko tong aking gauges, medyo mataas. Para masigurado eh magpaano tayo, magpatimbang tayo. Kasi magkaiba yung timbang ng Canada at saka US eh. Sa US, pounds eh. Dito, kgs eh. Kaya, yan. Tayo muna tayo, timbang muna tayo. Scale, tama-tama yung scale nila yan. Cut scale. Ko muna ang sarili ko sa off duty. Call. Is this your first way in pounds? Yes, sir. First way, and I want it in pounds. Put it up on the scale, please. Okay, scale. Pounds tayo, pounds. Okay, stop muna rito. Truck number? 807 807, correct? Yeah, 807 is the tractor. You want the trailer? No, not for now, you're all set. All set? Okay. Harap muna tayo ng parking dito, guys. Hanap tayo ng parking. Dila. Tatabi ko lang dito kay buddy. Tapos bababa tayo. Alright you guys, nandito na tayo sa loob ng truck, no? Nakuha ko na yung ating timbang. Sabi ko na nga ba eh, pakiramdam ko parang ibang iba itong load ko, parang sobrang bigat. At ito, ipapakita ko sa inyo kung anong natin. Since gusto nila tayong padaanin to Webster Drive, then turn right onto Provincial Road. Okay. So, gusto nila tayong padaanin dapat sa US, pero ang timbang natin is mali. Kaya naman na ang gagawin ko, kukontakin ko sila at sasabihin ko sa kanila na overweight tayo. Yan. Okay. So, ipakita ko sa inyo yung timbang natin. Ayan, ha. So, itong steer axle natin dito sa may steering itong sa drive, I mean sa steer axle, is ito, pwede pa to 12,140, it's supposed to be
dapat sana ano niyan ano lang dapat 'yan, nasa 12 mil lang dapat 'to. Kung tutusin, 12 mil lang dapat ito, 12 kilo lang 'yan dapat. Libra sa kasi US tayo. Ngayon dito is maximum lang dapat sa drive natin is 34K. Yan. At dito sa triaxial natin is dapat dito 34 kilang din, 34,000, para ang total lang natin na pwedeng i-travel sa dual axle, kasi dual axle lang tayo, no, is dapat is 80,000 pounds lang tayo dapat. Eh ito eh 87, sumosobra ako ng 7,500 libras. Wala akong, hindi ko maaring ano, hindi ko siya maaring i-adjust. Kasi oh, kita nyo naman, sobra na ako sa drive, sobra rin ako sa trailer. Eh dual axle lang tayo, hindi yata siguro nila na realize na ang hinihila nating hinihila nating trailer is dual axle lang. Kaya hindi po pwede 'to. Tatawag ako ngayon sa dispatch ko, sasabihin ko sa kanila itong situation ko kasi hindi po pwedeng i-travel 'to dahil delikado, baka mahuli tayo. Ang US pa naman ay nagkalat ang mga bukas na timbangan diyan, ay mahirap na. Kasi huling biyahe na nga natin ito sa ano, sa trappers, at baka mamaya magkaroon pa tayo ng problema ng dahil dito sa timbang na 'to. Kasi sobra tayo, overweight tayo. Ay ayokong magkaroon pa ng last minute violation sa aking tracking carrier dito sa trappers. Kaya yung mangyari yun, kaya kailangan i-email ko sa kanila. Meron na akong picture kanina, tapos i-email ko sa kanila. Alright, narayo sa email, tapos compose US ban, tapos 807. Ilagay ko yung 807 unit, tapos punta tayo sa ano yan, dalawain ko na para makita nila. Yan, dalawang kopya para makita nila. Okay. Wow, wait natin ng konti. Okay. Ayan, nag-sync na siya. Ayan, tatawagan natin yung ating dispatch. Sasabihin ko sa kanila ang situation ko. Okay, Jen. Hi Jen, it's Nestor here. Hi. Yes, I think I have a problem, or I have a problem with my load right now. It's overweight. Oh? Yeah, I send you a picture of my scale. Right now I'm here in Husky Windsor, Ontario. Okay. And then because when I leave the facility, the shipper in there, I feel like my gauges is overweight. So I have a gauge in my drive there for more than 430. My gauges. So I went into truck stop to scale, because I don't actually do that, because I already know my gauge every time I load. So this one is different. I feel that this one is different. So what happened is it's more than. So if I'm going to travel this into the US, I am overweight for 7,500 libras, which is supposed to be we only allowed for dual axle for 80,000 pounds. Yeah. Yeah, I'm gonna send this to customer service, so just stay there until I find out if you need to get reworked or what he wants to have. Yeah. But if I'm going to travel this in the Canada, I think I can be able to I'm good to go if I'm going to travel in Canada, I guess. Well, either way. So because in Canada we are allowed for 17,000 kgs in the drive.
and 17,000 also in the trailer axle. So mm-hmm. No, I understand you are very overweight. Yeah. Did you see the email? Yes. Yeah, otherwise if you want me to go back there and then they have to remove, they cannot do any rework in here. They have to remove at least probably, I don't know how much way is the one skid that they have in there. Probably 3 or 4, I'm not sure. Because the guy, I just forgot it and I can let you know. Yeah, because the guy, he said to me it's only 26,000 pounds. But if it's only 26,000 pounds, it's not overweight, you know? But I think it's 26,000 pounds kgs, so that's more than... kgs, so it's yeah. 57,200, yeah. 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 Yeah, well, just find out something else in there. I'm just gonna wait in here and then I will record the wait time in here. You know what I mean? At least I have something. Yeah, you bet. Mm-hmm. Alright, okay. Alright then. You know right away. Let me know, okay? For sure. Okay. Alright, okay. Bye. Bye-bye. Alright, you guys, at least, yan na. Naisabi ko na sa aking dispatch, kailangan nito kasi ayaw ko nang magkaroon pa ng kung anumang violation sa, ano, sa ating tracking ka rin. Kumbaga sa ganun eh, alis na nga tayo rito sa Travers, lilipat tayo sa ibang company, tapos malalas minute pa tayo. Anyway guys, yan, antabayan na lang natin kung anong sasabihin nila. For the meantime naman, may spare time ako, gawin ko na yung mga dapat kong gawin, yung konting exercise ba para sa ating health. Ayoko naman humiga lang dyan sa higaan ko. Ay, bagong tupi yung hinigyan ko. Kumbaga, katutupi ko lang. So, yan. Okay, mga isa. Standby lang muna tayo para malaman natin. Hmm? Alright, you guys. Just to be update lang. Wala pa naman silang sa akin. Sinasabi. Pero may na-receive na akong text messages dito na parang nakakonect na tayo sa border. Which is yan. Kaya nyo. Do not reply, border connect. Ayan na yung mga details ng load information na inaayos nila pang tawid sa border. Pero itong load natin is hindi po pwedeng i-travel ito sa US kasi baka mamaya matikitan tayo. Ayan, i-explain ko lang sa inyo na mga kaibigan para sa ganun na malinaw sa atin dito para yung mga nanonood, siyempre. Yung mga bago, yung mga hindi pa nag-US, mayroon silang maliwanag na idea. So, natulad yung nasabi ko sa inyo, 12 dito sa stair at saka 34K lang, tri-axle 34K kapag ka-dual. Ngayon, pag dito tayo sa Canada, pag dual axle tayo, dapat 17,000 lang ang ano natin. Ang stair axle natin is dapat maximum 55 lang or 6,000, depende sa klase ng truck yan, kasi may mga truck kasi na mas mataas yung kanilang hauling aspect. Let's say sa steer axle natin is 6,000 or 55 kg ito times 2.2 sa LBS equals, gamitin natin yung calculator, kapag 55 times 2.2 at 12, mga 12 to, which is pwede pa nating i-fight itong steer axle natin kasi meron pa tayong masusunog na gasolina. Okay, 140. Okay, tumatawag na sila. Alam guys ha, tumatawag, ayusin lang natin, patayin natin itong ano. Hello? Hi, okay, so I got a hold of him. He'd like you to return to the customer, and the customer's going to either remove some product or maybe going through Canada. So we're not sure, but if you can head back to the customer, we'll have an answer by the time you get there. Okay, yeah, for sure.
Okay, yeah. Thank you. All right, I'm heading in there now. Okay. Do it. Bye-bye. Okay, bye-bye. Yan. Ituloy natin since andito naman tayo. Ipapaliwanag ko lang ano. Yan. Ang steer axle natin, ito Canada to. Canada. Ang gamit natin sa Canada is KGS. So ang drive is dapat, ang drive natin is 17,000 KGS time is 2.2 equals dapat yan is 17,000 time is 2.2 equals 37,000 sana sa 7,400 yan sa ito LBS ito kasi US naman ito ganyan din natin US to LBS LBS po para maliwanag drive ito tapos sa trailer axle basta TL kamo na lang parehas lang na 17,000 kung ang trailer natin is dalawang axle lang so parehas lang yan so time is 2.2 equals parehas lang na 37,400 which is dito is 8,000 38,000 so kung imumove ko yung axle ko maaaring magkakahilaan dito kasi pares na 37 so okay pa sana ako kung dito ako sa Canada dadaan okay ako dito sa Canada pero kung sa US sobra sobra tayo guys it's either katulad ng narinig nyo ipipix nila siguro and guys tulad ng narinig nyo naman kakakausap natin yung ating dispatch ipipix nila doon or dadaan sa Canada na lang dito sa Canada pwede pang imove ko lang yung dalawang axle ko patras upang sa ganon or pabante is okay na upang sa ganon teka tignan natin kasi baka mamaya mali yung nasabi ko pabante o patras. Alright, so alright, so 37 ang drive natin so mabigat ang drive na mabigat ang trailer natin kasi yan yung pounds okay, so kung 38 ito i-divide ko sa 2.2 38 ito, roblog na ito mga kaibigan ha 36,780 divided by 2.2 equals 16 okay pa ako sa okay ako sa aking drive drive axle ngayon yung sa trailer 38,580 divided by 2.2 equals 17,500 more than 500 ano ako 500 kgs ang ano ko sa trailer so kailangan kong mag move siguro kahit mga dalawang butas 400 pounds yung dalawang butas ipifigure out ko na lang mamaya kung ilan yung imumove ko for the meantime since sinabihan naman tayo na pumunta na muna tayo ron upang sa ganun may fix nila at kung sakali man ay magkakuintahan na doon at para malaman natin. Alright you guys, tara. Hindi na natuloy yung pag-ano ko kasi tumawag naman siya kagad-agad. Si, unahin ko na muna to para makauwi na rin tayo. Alright you guys. Andito na tayo ulit sa John's O. Ewan ko kung mapipix nila agad-agad ito. Upang makalis din tayo agad-agad kailangan kong hanapin yung tao na gagawa nito kasi may na-receive akong email hanapin ko daw si Manny at ayun nga asan bang ano nila
Yatras ko na sa 4 kasi galing ako sa 4 eh. Dito ako sa 4 kaganina na gano'n eh, yung matras eh. Tras lang tayo. Ganito lang muna. Bababa ako doon tapos hanapin ko siya. Lagay ko muna sarili ko sa ano, chains of duty. And guys, dalhin natin itong bill of lading at saka itong ano. Hanapin natin si Manny. Where is money? Visitor, please post pa. Ah, bud? Hi. Yeah. Okay. So we have over for 7,500 pounds. So if you can remove at least 10,000 libras of ice. Leave you 10,000 what? With ice. Remove 10,000 pounds of ice. Yes, that's what they said. Okay. Do you have any email or you can fax my ace manifest, my paperworks? So that you can print, because I don't have anywhere else to can fax. What do you want, my email? Tim has my email address. Just type it here. Tim has it. No, I email you the pics money, the paperwork that they sent it to me. Yeah, but your dispatcher has my email. I asked them to do it, but they said you can go do it. It just take time if I have to. Just type in there. I'm just gonna email it to you once it's done, and then please print it for me, please. Is that a J at J? Is that a J? Actually, let me do it. Fuck again. Demanding at. Okay, that's it. Okay, I'll give you new paperwork too. Deem Manning at jansofoods.com. Okay. Okay, so at least 10,000 pounds of ice, okay? 10,000 pounds of ice. So that at least I don't have. What they're gonna do is they're gonna put on. They said you're gonna remove an ice only. You don't. You're allowed 44,000? No, I only allowed for 44,000. I'm going to only have 41,600 on you. So you have lots. What? No, you give me 26. This is I know. You give me a lot of, because I'm going to US, so. Yeah, you told me you're going the Canadian way. That's what they said, but now they're yeah, they changed their mind. Okay. Door 4, please. Yeah, open, okay. Thank you.
Break the seal, okay? I will break the seal. Thank you. Yeah. Malaman natin mamaya kung nagbago mga lodi. For the meantime, isi-send ko na muna ito. Kaka-copy-paste ko itong mga to. Balihin natin ang mga sealed. Putulin natin ang mga selyado. Tapos bibigyan nila ako bagong seal. Dali naman palang putol itong shield na to. Plastic lang yata ito eh. Dali lang maputol. Oh. Daya mo ba naman guys oh? Talagang bolto-boltong ano ang pangarga na yan eh. Bulto-bultong isda. Walang kung paano nila tanggalin yan. Otherwise, babalik na naman ako dito. Alright. Guys, atras na muna tayo. Tapos, antayin natin sila hanggang matapos. Okay. Guys, kung napapansin nyo, yung suspension natin sa drive is pumapalo siya ng 460 to 462, which is talagang sobrang sobrang bigat niya. Kaya naman papabawas natin. Dapat yan mga nasa 410 to 415, pwedeng pwede pa eh. Yan, sobra sobra eh. Sana mabilisan lang para makalis na tayo. Yes! Alright you guys. Ayan, na-reworks na nila. Mabuto ko ng 2 hours at mahigit dito sa ano na to eh. Pag-reworks eh, sisingilin ko sila ng wait time. But anyway, nasa akin na yung paperwork updated para sa pagtawid natin sa ano, US all the way to Canada. Okay, ayun na sila, nalagyan na nila ng seal. Panibagong seal. Ayan. At dadaan ulit ako dun sa timbangan. At papatimbang ko ito. At pagkatapos, dire-diretso na tayo. Pero sa palagay ko, okay na to. Pero just to make sure lang, kasi galing na tayo doon sa ano kaganina.
para masigurado lang natin yung load natin na okay. Well, guys, tara, samahan nyo ako. Alright. Alright, you guys, ayan, tignan nyo yung suspension natin. 349 yan, ganyan lang dapat sana yung bigat ng timbang natin, no? Eh, kaganina, kaya nyo naman, umabot ng 465, eh, talagang sobrang bigat eh. Pero ngayon ito, okay na to. Ito, magana yan, saktong-sakto yan. Pang US talaga ang travel na yan. Yes! Alright guys, nagbabalik tayo rito sa Husky Eso, sabi niya rito. Yes! Magpapatimbang ulit tayo rito. Asan ka na? Ayun ang scale nila. Para lang masigurado natin itong karga natin. Although sigurado naman ako dito sa karga ko, pero mas maigi pang ano, sumiging para masigurado na natin to. Kasi uling biyahe na natin ng trappers to, pansamantala, lilipat muna tayo. Okay. Okay. Chains, come on. Off. Come on. First red inbound. Freeway. Pull on the. What? What did you say? Hindi ko naintindihan sinabi. Sabi siguro fall on the scale. O di mukhang magaan. Wow. Okay. Kailangan nila yung ano, ticket. Way number. Mabisim-bisim. What did you do, way number? 6061. What are you asking? I said 4 digit way number. 6261. You said 6061. 6261. 6261. 6261 is size 2, size 1. I said 4 digit way number, the ticket you received from the store, left bottom. Yeah, I understand and I know, 6261. Trappers? Yeah, trappers. You're all set, please come in. Okay. Pagsigawan pa ako eh, no? Reway. Alright guys, park muna ako rito tapos kunin na natin yung ano para makalarga na tayo ng oras, no? Inaabot na ako ng mga 5 oras sa ganito, pabalik-balik lang sa ano. Ay nako. Park muna ako rito sa gilid na to. There. Tula muna tayo. Alright you guys, ayan, nandito na yung updated, no? Updated na timbang natin kaganina. Yung stupid comparison lang, no? Papakita ko sa inyo. Yun. Okay, nandito yung dalawa.
ito yung luma natin, which is ayan, 12,000 ng stair drive, 36,780. Trailer is 38,580. Gross weight na rin, 87,500 libras. Ito ngayon yung ano, yung pangalawa, yung reway natin. Pinalitan nila ito ng binawasan ng limang paleta, kaya bumaba ang ating timbang ng almost 10,000 or more than 10,000 libras yung gross natin. See? You guys can see, 12,000 ang stair axle. Drive natin is 32,140. Ang trailer is 32,320, which is perfect because 34K ang dual axle na ano, at saka 80,000 ang gross weight natin. Yan. Yun. Ayun, nandito na rin yung ibang mga papeles na ano, na updated. Ito yung aking QI. Yan, which is kanina at 26. Ngayon 21 boxes na yung ano nakalagay, kasi 21 na lang yung nasa bill of lading, 21 pallet na lang yung nasa bill of lading natin. Ito yung yung old na ano natin. Ito ba 'yun? Ayala. Oh yan, ito yung updated na bill of lading natin ng John's Offroad, is 21 pallet na lang siya. Okay, so ito yung old natin na QE bond. Where are you? Wait ako lang sa inyo lahat. Alright, ito yung hindi pa updated, nabigay nila kanina ka sa akin, which is 26 boxes kagani, ito. Ngayon dahil updated na, kaya 21 na lang siya. Guys, nakikita nyo. Yun. Ayan, diretso na tayo. Para sa ganun, makalis na tayo at makapag na rin tayo. Makapag sign off na rin tayo. Tara guys. Yeah! Alright, you guys. Ayan. Andito na tayo ngayon sa Emerson border. Yes! Meron pa tayong mga 80 miles na tatakbuhin mula dito hanggang sa Trappers. Kaysa't kalating oras pa ang biyahe natin at makakauwi na tayo. Yan. At ginabi na ako mga lodi, pero okay lang, at least kahit pa paano makakauwi tayo ngayon. At pagkatapos kong ma-drop itong load kong ito doon sa Trappers Yard, magpapahugas pa ako ng truck, tapos yun, magsa-sign off na ako sa Trappers. Ito na yung huli nating ano guys, biyahe. Canadian custom. Buti na lang yung DPC. Ay mga Rudy, balikan ko kay mami ha. Continue on the current road. Yes. Alright you guys, ayan, nakatawid na tayo sa border at ayan, katunayan, itong e-manifest natin is natataka na ng border officer, which is today is 28 of the March 2023. Yes! At tago ko lang itong aking passport kasi baka mamaya mawala na. Tapos bababayin natin guys yung ano, itong trailer natin. Buksan natin yung reaper kasi pinatay natin yung kaganina. Okay. May lang natin, tapos dire-diretso na tayo. Turn on lang natin. Yan. Oh. Alright guys, tara. Samahan niyo ako. At
diretso na tayo sa aming yard. At yeah, of course, this is our last trip on Travers. Let's go. Alright, I know. Ayan guys, dito na tayo ngayon sa Travers. Na-drop ko na guys yung aking ano, load. Hindi ko na na-video kasi gabi na rin naman. Andyan na rin si Mrs. Yes! Papag lang ako sandali dito sa gilid na to. Okay. Ayan, ito lang muna tayo. Okay. Yep. Neutral. Yan si Mrs. din. Alright guys, ayan, maglalag out na ako dito sa ano, Prosobol, ano muna natin. You have 0 hours and 50 minutes of remaining drive time. Sleeper. Sleeper natin. At pagkatapos, certify ko na yung ano ko. Certify. Agree. Agree ko na lahat. Come on, tagal mo naman. Agree. Tapos punta na tayo sa ano guys, punta na tayo sa logging. And guys, maglalaga pangalan ko Nestor Trinidad, Nestro pa naman ang ano, mali pa naman ang ano, Nestro Trinidad. Yan, logout na ako guys. Confirm logout for Nestro Trinidad. Logout. Yan. Signing off na tayo sa Travers mga lodi. For the next video vlog natin, siyempre nasa bahay tayo ngayon, family muna. Tapos magbo-birthday yung anak ko na pang-apat. Na yung pang-apat ko, yung bunso babae, tapos magpapa-safety tayo dito kay Cordapia, tapos yun. Ayusin ang mga papeles para makabiyahe sa susunod nating doon sa ating susunod na company. Guys. So hanggang sa muli no, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa mga video vlog ni Kai. Peace out guys. Bye. Lakai Pinoy Tracker.